Masyado na kayong halata! Paninira kay VB Sara, kaliwat kanan ha, at mga kutsero, specific sa isang grupo lang to. Pag-usapan natin yan maya-mayang konti lamang, pero mamaya, bago natin pag-usapan yan as usual, tayo muna ay magpapasalamat sa mga kaibigan natin sa Sendway! Kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, ay pwede-pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito sa Pilipinas nang wala pong remittance fees by using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ng Sendwave app. Pagka-download nyo ng app, gawa po kayo ng account at lagay nyo po yung bank account details nyo. At pwede-pwede na po ay magpadala sa GCash, sa mga banko at iba't ibang mga pawn shops din dito sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo po ang promo code na Coach Jarrett, ay makakuha po kayo ng karagdagang $20 free credit sa inyong unang padala. Ayan. Kaya mga kutsero, gamitin po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. Eto na. Ah, oh, Diyos ko, nakaka-stress. Ah, kaliwat kanan, mga kutsero, ang fake news, ha? Fake news. This is literally fake news. Eto ang nangyari. Kanina, may nag-viral po na video. Ipapakita ko po sa inyo yung viral video na yan. Eto po. Ayan. Yung viral video. Okay, wait lang. Ayan. UCPD, ha? Okay, game. Panoorin nun natin. Boss, ano to? Ano po reason? Sino po ito? Sino? VP. Magkakakit lang po. VP Sara? So sinara niyo yung Commonwealth para doon si VP Sara? Nadadaan lang po. Nadadaan lang. Kukross lang po. Kukross lang po. Wow! Kukross lang po siya. Saglit lang po. Kukross si VP Sara, sinara niyo yung Commonwealth. Saglit lang po. Alright. Sige. Kukross si VP Sara. Si VP Sara, tatawid! Kaya tumigil muna tayo! Tigil muna tayo dahil tatawid si VP Sara, ha? OA na ito? Wala pong magagalit! Si VP Sara po, tatawid lang! OA mo, boy! Ano na po, ha? Understanding lang po, tatawid daw si VP Sara! Sino kaya to? Alright! OA no? Medyo OA. Okay! Sino po ang nag-post niyan? Etong mokong na to. Teddy Casino. Sabi ni Teddy Casino. Sinarado ang isa sa pinaka-busy na kalsada sa bansa dahil tatawid ang isang VIP. Grabe naman yan. Sent to me by an ex-military man. Okay. Eh mukhang matapang naman pala itong ano, ex-military to. Sigurado matapang to. Oh. Face reveal naman dyan. Face reveal. Oh. Teddy Casino, baka may konti kang ano dyan, may konti kang balls ng konti. Oh. Baka naman, total naman, matapang ka ilabas to eh. Oh, game. Labas mo na rin pangalan kung sino. Kasi mga kutsero, anong naganap? Anong tunay ng kwento dito? Si VP Sara po ay wala sa Maynila. Paano siya dadaan ng Commonwealth kung wala siya sa Maynila? Paano siya dadaan ng Commonwealth kung wala siya sa Maynila? Nasaan siya? Nasa Mindanao. Butuan, actually. The Vice President is in Mindanao for the World Teachers Day and other activities. The Office of the Vice President informs the public that the Vice President Sara Duterte was not involved in the traffic disruption caused by the closure of a portion of Commonwealth Avenue by the Quezon City Police. The Vice President is in Mindanao for the World Teachers Day and other activities. Kaya ang OA na itong kung sino man itong nag-post na ito. Nag-send pala. Kung sino man itong nag-send kay, ano, kay pangalan niya, kay Teddy Casino. Medyo OA. Medyo OA tayo dyan, boy. Ex-military ka pa naman. Yung video mo, ginamit ng mga komunista. Ah, tapos hindi pa doon natatapos. Ito pa. Ang sabi ng VP Sara sumulat sa ano, sa QCPD. In light of this situation, I call upon the QCPD to investigate this incident and hold those accountable for their actions. Furthermore, I urge the QCPD to rectify this falsehood
and publicly state the real reason for the road closure, including naming the supposed VIP who requested such action. Lastly, I request the subject police officer and the QCPD director to issue a public apology to all who have been inconvenienced by this deception. Sino kaya yung VIP na yan? QCPD, baka naman. Baka naman. Sabihin nyo na kung sino yung VIP na yan para magkaalaman na. Kasi mga kutsero, wala naman sa Commonwealth ang opisina ng Vice Presidente. Even if she is in Manila. Even if she's in Manila, I don't think her office is in Commonwealth. Or, I don't think it's somewhere near Batasan. Sino ho ba ang kadalasang gumagamit ng Commonwealth na politiko? Di ba yung mga nagtatrabaho dyan sa Batasan? Baka naman, pwede nyong sabihin kung sino yan. Yung VIP na yan. Sa mga office ng OVP ngayon. Tingnan natin. Oh, sa Mandaluyong. Layo. Ang layo ng opisina ni VP Sara dito, ha. Wala namang budget hearing ang DepEd. Walang budget hearing ang Office of the Vice President. So, ba't siya pupunta ng Batasan? Ayan, oh. Sana ba? Oh, 11th floor, Robinson Cybergate Plaza, EDSA Corner Pioneer, Mandaluyong. Baka layo sa ano? Sa Commonwealth. Ba't siya pupunta ng Commonwealth? Sino ba lagi nasa Batasan, ha? Pakisabi na lang. Aminin nyo na kung sino. Kasi mga kutsero, it's just one of the congressmen. Kung yun lang iniisip ko eh. Sino ba mga VIP na dumadaan ng Batasan? Kukunti lang naman yan. Ang laging gumagamit niyan, mga kongresista, member ng Kamara de Representante. Bakit? Eh, nandoon ang Batasan Hills eh. Dadaan ka ng Commonwealth bago ka makarating ng Batasan Hills. Sabihin nyo na kung sino yan. Magkaalaman na. Kaya yun. Oh, pero naglabas ng statement ng QCPD. Ito yung sinabi ng QCPD. We would like to apologize for the inconvenience we have brought to the motoring public due to the stopping of the traffic flow along Commonwealth westbound. That the said incident stemmed from a confusion and lapse in judgment of our policeman manning the traffic. It appears that our policeman overreacted when he stopped the traffic for a few minutes because of misleading information he overheard. Saan niya narinig? Sino yung nagbigay ng utos? Sergeant Pantaliano mistakenly heard the word VP, hence he decided to clear the traffic as a sign of courtesy and security, where in fact, based on records, VP Sara has no engagement in the particular area. Ako po ay humingi ng paumanhin sa aking maling nagawa. Patawarin niyo po ako at akala ko po talaga may dadaan na VIP sa ad ni PEMS Pantaliano. Pero kung papanoorin po natin ang video, yung uploader ang nagbanggit ng pangalan na VP Sara sa ad ni Police Lieutenant Colonel May Henyo, Southern Command PS14. I have ordered the relief of my policeman and put him under investigation to determine administrative liability for his actions. We assure the public that this incident will not happen again, dagdag ni Police Lieutenant Colonel May Henyo. Pero sana, kung sino man yung nag-send sa'yo neto, Teddy Casino, talaman, mahusay ka, di ba? Di pa rin niya binubura hanggang ngayon eh. As of today, actually, October 6 na kasi madaling araw na ako nag-record. Oh. Pero hindi pa rin niya dinidelete. Kahit alam niyang mali siya, kahit alam niyang fake news ang sinabi niya, hindi pa rin niya dinidelete. Pinapanindigan niya yung kasinungalingan niya, mga kutsero. Pinapanindigan din ng mga dilawang pig CPP. Lalo pala ng mga CCP. Eto, CPP pala, CCP. CPP. Sabi, kami pa ngayon ang masama, sabi ni Franz Castro. Sabi niya. What happened to her statement that she and her office can live without confidential funds?
Why is she now fighting tooth and nail just to retain her secret confidential fund? Why is she now gaslighting those who want transparency and accountability in the spending of public funds? Yun, sinasabi ni Franz Castro. Kasi si VP ay naglabas ng statement kahapon tungkol sa confidential funds. Ano po ang sinabi niya? Sinabi po niya, kalaban ng bayan ang mga tao na kumukontra sa confidential funds. Kalaban po talaga ng bayan yun, mga kutsero. Sa totoo lang. But anyway, painggan natin yung buo. Kasi yung pinapalabas nila sa news, putol-putol. Pero panoorin natin ang buo, 11 minutes in total. Mga kababayan, I stand before you to shed light on the crucial role of confidential funds yun in ensuring the security and development of our beloved nation. In the pursuit of progress, it is imperative that we prioritize the well-being of our citizens and safeguard the peace and order that underpins our society. Let us remember that security and development do not come with a price tag. They are the very essence of a thriving nation. Tama naman yun. Peace and order, along with education, must be protected at all costs. They are the cornerstones upon which a prosperous society is built. We must ensure that our people can go about their daily lives without fear, that our children can receive an education in a safe environment. Importante sa akin yun. Businesses can thrive without the shadow of insecurity looming over them. Yun. So, kasi alam nyo mga kutsero, ang lagi lang na pinopromote ng mga mainstream media tsaka ng mga ibang tao na gustong magsalita laban kay VP Sara, yung sinabi niya na kalaban daw ang kumukontra sa confidential funds. May konteksto po yun mga kutsero. Yung sinabi niya hong yun, may konteksto ang pinanggagalingan. Ano po yung konteksto? Ito yung sinabi niya nung umpisa. Sinabi po niya nung una, dapat po ay protektahan natin ang ating national security and education. Sabi nga kanina, this VP Sara, they are the cornerstones of a thriving society. Ito ang pundasyon ng isang progresibong bansa o progresibong society. Peace and order at saka education. Bakit peace and order? In-identify ni VP Sara, isa-isa. Anong sinabi? Para ang negosyo, para ang tao nakakalabas ng safe, para ang mga bata ay nakakapag-aral in a safe environment, para ang mga negosyo ay nakapag-ooperate ng maayos, na walang nag-i-intimidate, nag-i-extort, nagre-revolutionary taxes. Yun. Magkakasama po yan, kambaltoko po yan. Tapos doon na papasok yung usapin ng confidential funds. Confidential funds play a vital role in maintaining security by providing the necessary resources to address unforeseen challenges swiftly and decisively. Whether it is combating terrorism, tackling organized crime, or safeguarding the integrity of our nation, these funds enable our law enforcement agencies and intelligence bodies, as well as other national government agencies and equally important local government units to protect our citizens effectively. They allow us to respond promptly to security threats, ensuring the safety of our people and the stability of our nation. The allocation of confidential funds should not be constrained by time. It matters not whether it takes one day or one year of spending. What truly matters is the safety and security of our people.
We cannot cap the importance of protecting our citizens based on arbitrary timeframes. We must remain committed to providing the necessary resources for our security forces to fulfill their duties and protect our nation. Ang atong mga anak dapat makaiskwela nga dili kamahadlok nga dunay magpahingulos nila. Naintindihan ko ng konti. Yung huli din na naintindihan. Makapanigurado ta nga dunay tayong mahatag na pagkaon nga baon sa ilaha. Dapat makauli sila sa atong mga panimalay nga luwas ug malipayon. This is a picture of national security. This is a picture of confidential funds. Anyone who attacks or under... Wait, pa-pause ko lang dyan. Kasi laging dito nag-uumpisa sa parte na to eh. Dito lang yung kinukuha nila eh. Ito. This is a picture of who attacks. Ayan, dito lang. Anyone. Oh, diyan nila inuumpisahan yung mga video nila. Tingnan nyo kung gaano kahaba na yung lumipas bago pa napunta dun sa punto na to. 3 minutes and 49 seconds. Ang dami mo masasabi sa 3 minutes and 49 seconds. Actually, maraming ang video sa TikTok, 3 minutes lang eh. TikTok yun ha? Oh, marami ka nang pwedeng sabihin dun. Ano ho yung konteksto? Simpleng-simple lang. National, a picture of national security is this. When your child goes to school safe, nakakakain siya sa maghapon, at nakaka-uwi siya sa bahay ng maayos. Yan ang larawan ng national security. Sa akin, mga kutsero, mahalaga yun. Lalo na meron akong dalawang batang anak. Lalo na, itong recently, may mga kumakalat na violence sa mga paaralan. Violence in terms of pati yung teacher mismo nananampal ng mga bata. Violence in a sense na merong 16 na high school dito sa Maynila na infiltrated ng CPP-NPA. Yan ang kasi I cannot exaggerate that enough as a parent myself. Bilang isang magulang, kinakabahan ako na one of these days, papasok ang anak ko, magkokolehiyo sa mga paaralang matatanyag, pero merong traces doon sa loob ng CPP-NPA. Bakit? May LFS, may CEGP, may Gabriela Youth, may Kabataan Party List, Kabataang Makabayan, etc. etc. Etong mga grupo na to, dapat nang mabura. Ang problema, kaya gigil na gigil yung Makabayan Block, yung mga komunistang terorista kay VP Sara. Bakit? Kasi yun ang tutok niya as Education Secretary. Gawing kumpleto ang hindi lang po kasi ang education po, mga kutsero, hindi lang ho yan doon sa kung ano yung pag-aaralan ng mga bata. Hindi lang ho yan doon. Kasama din ho dyan ang safety at security ng ating mga anak. Kung ayaw nyo po nun, mga kutsero, eh kayo bahala. Dalhin nyo anak nyo sa bundok. Pag-aralin nyo sa Alcadeb. Tuloy natin to. Who attacks or undermines funds allocated for peace and order is naturally assumed to have insidious motivations. Such actions go against the protection and well-being of the citizenry. Those who seek to compromise the security and development of our nation jeopardize the very fabric of our society and hinder our progress. We must remain vigilant and steadfast in our commitment to safeguarding our people and our nation. Makinig kayo sa lahat ng sinasabi sa palibot ninyo at tandaan ninyo kung sino man na kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. I would agree. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan
ay kalaban ng bayan. It is worth noting that the Department of Education's membership in the Anti-Terrorism Council and the Office of the Secretary's membership in the National Task Force, ELCAF, exemplify the department's unwavering commitment to the protection and well-being of our learners, personnel, and other stakeholders. By actively participating in these crucial bodies, the Department of Education showcases its dedication to addressing security threats and creating a safe learning environment for our future generations. In conclusion, let us recognize the vital role of confidential funds in ensuring the security and development of our children and the future of our nation. We must prioritize peace and order alongside education, as they are the foundation of a prosperous society. The safety and security of our people should never be limited by financial constraints or arbitrary timeframes. We must stand united against any attack on funds allocated for security and development, and for our children, as they threaten the protection and well-being of our citizenry. Together, let us work towards a nation that is secure, progressive, and prosperous for all. Kanina po, nagpasalamat ako sa Philippine National Police sa inyong tulong noong pandemya. Ngayon po, nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa inyong serbisyo at sakripisyo para sa ating bayan. Sa Department of Education po, napakarami ng problema namin sa loob ng aming organisasyon. Wow. And makikita ko na ganun din sa loob ng Philippine National Police. Marami kayong dapat baguhin, marami kayong dapat reforma na gawin para sa inyong organisasyon. Meron lang akong maliit na advice as Secretary of the Department of Education and as your Vice President. And ito din, sinasabi ko lagi sa mga pulis namin doon sa Davao City. Huwag lang kayo tumulong sa mga kriminal. At huwag lang kayo ang maging kriminal. Yan lang ang hinihingi ng taong bayan sa inyo. Meron lang tayong approximately 200,000 personnel in the Philippines. Konti lang ang PNP, no? And kung ito, o kahit ilan man sa inyo tumulong sa mga kriminal, o tumulong sa illegal na droga, sa terorismo, sa mga NPA, wala na tayong makikita magandang kinabukasan sa ating bansa. We only have the Philippine National Police in front of us. And on the other side is chaos and a country that is going nowhere. That is why yan lang din napakasimple ng aming maibigay o may share na advice. Medyo mahaba na. Tama na. Sa PNP na yung message na yan. Ayun. So mga kutsero, we cannot separate national security and education. Mahirap siyang paghiwalayin eh. Mahirap.
Kaya nga nakakatawa to si Lagman. Sabi ni Lagman, Lagman issues savage, quote-unquote, savage retort versus VP Duterte on confidential funds issue. Savage daw. Paano naging savage? On World Teachers Day, we should be reminded that schools are temples of knowledge, not arenas of surveillance. The Secretary of the Education must be a teacher, not a centurion. Ay, dapat daw hindi, ano, centurion. Centurion, mga kotsero. Alam naman natin yan. Yan yung mga, tawag doon, parte ng militar, ng Roma. Centurion. Oh. Wow! Big words, Edsa Lagman. Siguro, pwede mo rin sabihin niya, no? Sa kaguma. Bakit? Tingnan nyo naman itong kaguma. Sino itong kaguma? Kaguma ay katipunan ng mga gurong makabayan. Katipunan ng mga gurong makabayan. So, dapat itong mga to, itong katipunan ng mga gurong makabayan, dapat pala, alamin na natin kung sino yung mga members nila. Para tanggalin na natin isa-isa. Kasi dapat hindi centurion, di ba? Tanggalin na sila. Sa gobyerno. Eh kaso andyan sila eh, sa gobyerno. Nagtatrabaho sila sa mga public school. Supporter pa sila ng ano, ayan o sabi o, ipinaaabot ng mga quote-unquote revolusyonaryong guro at kawaning akademiko sa ilalim ng katipunan ng mga gurong makabayan ang pinakamataas na pagpupugay sa 14th anibersaryo ng bagong hukbong bayan o NPA sa Tagalog. New People's Army. At sa English. New People's Army. So, Franz Castro, baka naman, oh, enlighten us kung talagang makabayan ka, Franz Castro. Baka naman, ilabas nyo na yung listahan nyo ng mga miyembro ng kaguma. Kung talagang pagmamahal sa bayan ang pinaglalaban nyo. Kung yun talaga. Pero mga kutsero, syempre hindi nila gagawin yan. Bakit? Eh, si BP Sara na ang ano eh, isa sa co-chair ng NTF-LCAC. O, anong mangyayari? Kaya gigil na gigil sila kay BP Sara. Kasi alam nila na kapag nabigyan siya ng confidential funds na 150 million sa DepEd at 500 million sa OVP, take note mga kutsero, ha, napakaliit nun kung ikukumpara natin sa nire-request na budget ng mga ibang ahensya. Napakaliit niyan, 650 million. Pero kasi yung trabaho niya ay sa education at sa NTF-LCAC. Ayan. Kaya nagpapanik sila ngayon. Pinupwersa nila ang buong administrasyon, hindi pa administrasyon, buong kongreso. Pinupwersa nila ang buong kongreso. Natanggalin lahat. Lahat. OVP, OP, lahat, pati lahat, lahat, lahat. Ang gusto lang daw nila itira ay yung sa mga ahensya na may ano may merong security mandate. Not as if itong mga ahensya na may national security mandate eh nakikipagtulungan din naman sa mga ahensya na civilian. Si NBI nakikipagtulungan kay DA. Si NICA na ikipagtulungan kay NBI, na ikipagtulungan kay DepEd. Tapos bago makapag-operate, napakahirap, hihingi pa ng napakaraming bureaucratic red tape ang kailangan gawin. Bago makapag-operate. Bago nakapag-operate, natiktika na sila nung target nila. Wala na, hindi na nila mahuhuli. Kaya kami confidential funds eh, para yun diretso na, rekta na. Ahensya na ang babanat. Eh, ayaw nila. Tapos pumayag si Martin. Ayun. Wala. Iyak. Kaya mga kutsero, well, hindi ho sila tumitigil, i-demonize si VP Sara. Hindi ho sila tumitigil, i-demonize si VP Sara. Bakit? Kasi mga kutsero, yun na lang ang kaya nilang gawin para mapigilan ang patuloy na pag-ubos at pagbaba ng suporta laban sa CPP, NPA, NDF. Laban sa suporta ng pagpatuloy na pagbaba ng suporta sa Dilaw na kaibigan ng mga CPP, NPA, NDF. Kaya nakakapagtaka mga kutsero na nagpa-pressure yung mga ibang kongresista kay Risa Ontiveros, kay Franz Castro, kay Arlene Brosas,
at kay Raul Manuel. That's so weird. It's so weird, mga kojero. Pero bahala sila. Discarte nila yan. Tandaan na lang natin yung pangalan nila sa susunod na halalan. Huwag nyo pong kalimutan, mga kojero. Dalawang taon na lang. Hanggang dalawang taon na lang ang termino nila. Sa 2025, midterm elections, maghahalal tayo ng mga bagong miyembro sa Kamara. Maghahalal din tayo ng mga bagong senador sa midterm elections. Huwag po natin kalimutan yung mga kumalaban sa kapayapaan na mga tao na kumalaban sa ba to? Sa kapayapaan ng bansa. Huwag natin silang kalimutan kasi moment natin yun. Yun ang moment natin, mga kodjero. Okay, so hanggang dito na lang po tayo ngayon sa ating video for today. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Huwag niyo po kalimutan i-follow tayo sa ating YouTube channel. Huwag niyo po kalimutan tayo po sundan din sa ating Facebook page. Kaya mga kodjero, I'll see all of you next time. God bless you and see you in our next video. God bless you and bye everyone. See you next time. Bye!